So, ang una natin gagawin, chop natin ang ating cabbage, ang ating repolyo. So, yan, chop na natin. And then, afterwards, ipinuhin natin siya ng pinong-pino para talagang maganda yung maging itsura ng ating roasted. And at the same time, hindi siya mahirap kagatin, no? Ayan, pino na siya. Then next, yung ating carrots. Same process lang, babalagan natin. And then, kakatin natin siya sa maliliit na piraso. So, pinuhin din natin siya kamukha ng cabbage. So, i-chop lang natin siya sa pinong-pino. Pinuhin lang natin ng pinong-pino. Next, onion. White onion, no? So, iwain lang din natin yan. And then, gagawin lang din natin yung kamukha ng sa carrots at saka sa cabbage. Pipinuhin lang din natin yan. Para hindi mahirap kagatin at saka hindi ma-overpower yung lasa niya. Pinong-pino ang gagawin natin sa white onion. Hi guys! Welcome back again sa ating channel. At kung mapapansin nyo, meron na naman tayong mga ingredients dito, no? Mahuhulaan nyo na siguro kung para saan ito. Kung siyempre, siguro naman, nasubukan nyo na kumain sa KFC, no? At isa sa favorite na ino-order ko doon, yung kanilang coleslaw. Yan, yung side dish nila na coleslaw, no? So, gagayahin natin yan at itatry natin i-replicate yung lasa. So, base sa pagre-research ko, siguro nag-research ako sa Google, mga 2 hours, ang daming klase ng recipe na sinasabi nila. So, ito yung isa sa mga masasabi kong nakita ko na malapit sa lasa dahil ang mga employees na mismo yung nagsasabi, yung mga former employees ang nagsasabi na ito daw talaga yung recipe na ginagamit nila. So, tatry natin kung totoo ba na magagaya nga natin yung lasa ng KFC na yan. Dahil sa mga former employees nga, yung nakita ko na nag-post nito. So, ano-ano yung mga ingredients na gagamitin natin, no? Unang-una, ito, shredded na cabbage, no? Pinino ko siya ng pinong-pino. Yan, cabbage. Tapos, gagamit din tayo ng white onion. Ayan. Tapos, ito yung ating asin. Ayan. And then, carrots. And then, asukal. Ayan. Gumamit ako dito ng canola oil. Pwede rin vegetable oil. Pwede kayo gumamit ng sunflower oil. Tapos, ito, apple cider. Vinegar. Ayan. Yung complete na list ng ingredients, yung exact ingredients, ilalagay ko sa description. Meron tayo dito nag-iisang ingredient na hindi ko isinama. So, mamaya natin malalaman yan kung ano yon. Okay? So, umpisahan natin tong ating KFC coleslaw, no? Unang-una natin ilalagay, ilalagay na natin itong ating carrots, no? Yung ating kaninang carrots na pinino natin. So, lagyan natin yung carrots. Next na ilalagay natin yung ating white na onion. Ayan. Sunod na ilalagay natin itong ating salt, iodized salt, no? Ayan. Make sure lang na yung exact ingredients talaga yung gamitin nyo. Ilalagay natin yun sa description, sa baba. Then, granulated white sugar. Yun na yung white sugar natin, no? Okay. Then, ito yung ating canola oil. So, halo lang natin yan dyan. Then, ito, ating apple cider. Ito
yung nagbibigay ng asim. Kung mapapansin nyo, yung KFC na coleslaw medyo maasim, di ba? Dahil yan doon. And then lastly, ito yung ingredient na sinasabi ng mga KFC employees na ginagamit talaga nila. Ito yung Miracle Whip. So, hindi siya mayonnaise. Yung sinasabi kasi ng mga iba sa Google, sa YouTube, mayonnaise daw yung ginagamit. So, upon researching, ito pala yung ginagamit talaga ng KFC, yung Miracle Whip. So, gawa siya ng crack. So, tingnan natin kung talaga totoo pa yung sinasabi nila. So, nilagay na natin dito. So, yan. Miracle Whip. Para siyang mayonnaise, pero hindi siya yung mayo talaga. Iba yung ano niya, consistency niya. So, yan. Halo lang natin dyan. Then, mix. Tapos, ang isang sikreto pa ng ano nila, para talagang masarap na masarap yung coleslaw nyo, ang gawin nyo dito, gawin nyo na siya a day before. Hindi yung kunyari, ngayon nyo siya isa-serve. Gagawin mo siya ngayon, hindi. Gagawin mo siya a day before. So, yun pala yung sikreto, para mag-sip in talaga yung lasa sa ano niya, dito sa mga ingredients natin, especially dun sa cabbage. Okay, so yun yung technique. Gawin mo siya a day before, then ilagay mo siya sa ref. So, mix. Ganyan. So, lagyan lang natin ng cling wrap. Then, yan. Lagay natin sa ref. So, after 24 hours, yan. Ito, kukuha ko lang ito sa ref. So, buksan na natin. Naman. Then, lagyan lang natin dito sa ating ano. Then, tikman natin kung ano ba lasa talaga na ito. Kalasa nga ka guys. Totoo nga talaga yung sinasabi doon sa recipe. Ito nga talaga yan. So, recommend ko na gayahin nyo talaga kung ano yung nakasulat doon sa description sa baba. So, maraming salamat kung nagustuhan nyo ang ating coleslaw KFC. Please like and subscribe to our channel. Maraming salamat.